Ito, sabi ko kanina, wala kayo sa Boracay kasi maraming artista nandun na, no? Mm-hmm. Nasa beach, siyempre sinasamantala yung pagkakataon na makasama rin. Puno na raw, di pulibok. Pero kayo, ibang ginawa nyo para gulitain ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Mm-hmm. At meron kayong mga ginawang trabaho. Yes. Tama, yes. Tama. So, pero bago yon, kamusta ang plano nyo sa Holy Week? Ako, bahay. Saan ka? Karanta ka. Bahay ka lang? Gusto mo ba pabasa? O, pwede. Oh. Pwede. Nga pala, no? Bisita iglesia, wala. Yun. Ay, ganon. Okay. Mike, saan ka? Ako, bahay lang. Tapos, sana makompleto ko yung fasting. O nga pala, no? Mm-hmm. Oo. Ikaw ba nag-fasting? Fast eating? Fasting? Oo naman. O, si Diva, anong ako bakasyon? Ako naman, yearly, umuwi ako ng Cebu. Pero for now, dito lang muna dito sa muna. Manila. So, base sa inyong mga reliyon, ano ba yung paniniwala nyo na dapat pagunitan ng Semana Santa? Bakasyon o pagninilay-nilay? Pagninilay-nilay. Kaya hindi ka nagbakasyon kahit minsan sa pag Holy Week? Hindi, yung bata pa po ako. Nilay noon, nag-swimming, ganyan. Oh. Pero ngayon, matanda na ako, naiintindihan ko na yung mga bagay-bagay. Nagmumuni-muni na lang. Okay. O Mike, ano ang nakalakihan mo tradisyon ng pamilya nyo kapag Semana Santa? Kadalasan, bisita iglesia talaga. Ayun. Pero nung naging artista ako, ay na nagkakaroon na ng overnight, mga ganyan. Pero ngayon, mas nagiging seryoso na, nagpa-fasting na for Holy Week, ganyan. Mas malalim na. Kami sa Cebu, po, sa Cebu, Cebu lumaki, no? Bisita iglesia po talaga, hindi po namin namimiss yun. Tapos, okay lang naman po siguro magbakasyon, pero wag lang talaga kalimutan yung totoong meaning ng Holy Week. So kami po, after ng pagninilay-nilay, lumalabas din po kami after. Okay. Pero ano mga limitasyon na, kunyari, nasa bakasyon nga, pero... Yung, di ba merong, kailan ba yan, yung bawal kumain ng pork? Mga meat. Pagsimula pa lang ng Holy Week. Dapat ginagawa niya. Diba, Friday, di ba? Yun, may ganun. Okay na yun. Huwag lang yung bawal maligo ng alas. Parang mali yan, di ba? O kaya alas 3, bawal maglaro. Di ba? Nakakalakihan natin. May ganun. Kaya makakasugat ka. Yung pagsimba, hindi nyo naman nakakalimutan. Hindi naman. Actually, wala naman simba pag Biyernes Santo. Wala. Pero, mga halos 3 oras yata ay na 7 last word, di ba? Correct. Pinapaliwanag. Tama. Meron ba kayong karanasan sa buhay na parang pinagtibay pa, napalapit kayo sa Panginoon? Raisa, kung down na down ka ba o nakita mo ba ang liwanag sa dulo ng tunnel? Hindi ako naman since nung bata ako hanggang sa ngayon na bata pa rin ako. Hindi kami nag-react ka. Wait, okay mag-react. Hindi, nagdadasal na ako eh. Ako, lumaki ako sa ganun na talagang pinapahalagahan yung Holy Week. Mm-hmm. So, talagang naging malapit sa akin si Gadel. Ang dami kong naranasan. Sobrang dami. Ako, sasabihin ko pinakamatibay, pero para sa akin yun din yung pagkakamali ko. Mm. Kasi ang pagkakamali ko, kada nagkakaproblema ako ng matindi, tsaka lang din ako kumakapit. Tsaka mas lalo ko lang din siya nakikilala si God. Yun lang din sa akin yung tingin ko na pagkakamali ko. Dapat kasi consistent ka sa paghawak sa kanya, yung kilala mo siya. Pero yun nga, yun din yung mali ng mga tao. Mas nakikilala mo kapag may problema ka na mali. Okay. Diva, ikaw, ako anong pagsubok po, sa iyo? Hindi siya pagkakamali ko, pero isang malaking pangyayari sa buhay ko na kung saan sobrang napalapit talaga ako kay God. Mm. Yun yung last, 4 months ago, last year, namatay yung lola ko. Mm-hmm. And sa lola talaga ako ever since baby lumaki ako hanggang ngayon. Okay. So, namatay siya, and feeling ko talaga end of the world na. Sobra. Opo. Tapos, thankful ako kasi meron akong friends na, mga friends na parang kahit papaano tinutulungan ako na, alam mo yon parang andyan lang si Lord lagi. Mm. Yun talaga yung na-realize ko na parang mahal pa rin ako ni Lord kahit binigay niya sa akin yung pagsubok na yun. Sa loob. Ilan taon na ba si Lola nung inyo? 70 po. Magsi-70. Bata po. Cancer. Breast cancer. Ah, breast cancer? Opo. Hindi na ano? Maging aktibo ka rin, no? May mga kampanya tungkol dyan. Okay, ano mensahe sa mga kabataan ngayong Holy Week? Para sa akin, okay lang na yung mag-outing ng mga ganyan. Pero wag pa rin, syempre, kakalimutan si God na kausapin siya. Syempre,
Lahat naman tayo alam natin na dahil sa kanya... Parang nagliliwanag ka, o nakatapat lang sa ilaw. Huwag kasi... Nagkakahilo. Huwag kalimutan. Huwag kalimutan. Kumbaga, alam naman natin lahat na nagsakripisyo si God ng dahil sa atin. Oh, diba? So, kasalanan natin. Kumbaga, samahan naman natin siya. Okay. Mike, doon sa ibang ano kabataan na medyo naliligaw, mensahe? Sa mga naliligaw nating mga kabataan, well, mas abang sa akin para abang mas police. Naliligaw. Tingin ko mas makikilala nila at kapag mas nakilala nila, doon sila mas titibay yung pananampalataya nila. Tsaka kahit nasa labas sila ngayon, nagbabakasyon, kahit konting oras ibigay natin kay God. Diba? Ito lang perception kasi talaga ng mga young ones ngayon. Pag Holy Week bakasyon. Oo nga. Reunion. Labas, reunion lahat. Okay lang talaga yun, as in hindi yun mali. Pero, hindi mo kailangan ilaan lahat ng yun sa pagsasaya lang. Kasi kahit konting, feeling ko naman, personally, kahit konting time lang sa buong Holy Week, ialay mo yun kay Lord. Sabi mo sa sarili mo, di ba? Exactly. Sabihan ni Santo, oo, alam hindi, naman natin. Alam mo, nagmas ako last Sunday. Nagmas ka, ho? Anong sabi? Ikaw ba yung pari doon? Hindi. Umaten ka ng mas. Feeling ko ganun. Grabe ka. Anong sabi mo? Tapos, anong sabi ng pari? Sabi ni pari. Ang tawag ko dito, his holy day, not holiday. Ah. So, wag daw mag-holiday. Holy day. May natutunan ako sa'yo.